Final day na po tayo ng ating week-long international volleyball competition. Battle for fifth po ito. Hisamitsu Springs versus Rexona-Sesc Rio. October 23, linggo po. At dito po muli tayo sa napakagandang venue here in Pasay City, Mall of Asia Arena, kung saan dito magtatapos pang-anim na araw itong torneo, kung saan walong koponan mula sa iba't ibang sulok ng mundo ang nakita-kita para po sa napakagandang laro ng volleyball. Chicky Reyes po ang inyong abang lingkod at ang aking partner para po sa battle for fifth Denistan. And we're very excited because iba ang naging storya ng dalawang koponan na ito, kung saan may isang team dito, Denise, maaari sanang sila ang nasa finals kung hindi nangyari ang mga hindi ka nice-nice. Well, of course, we are talking about Rexona-Sesc Rio. Madami nga nangyari in their games. They lost two games, if I'm not mistaken, sa fifth set and five sets. Pero we all know na kung naipanalo nila yun, magkakagulo na yung standing. At maganda nga yung magiging laban natin today because it might not be a battle for gold, but definitely it will be a battle of pride. At yan na nga po ang laban natin. Hisamitsu Springs against Rexona-Sesc Rio. At mamaya po yung battle for seventh, Bangkok Glass kontra naman sa ating team dito sa Pilipinas, PSL F2 Logistics Manila. Hisamitsu in their blue jerseys. Maraming nilingwaling pangalan dito, Denise, sapagkat hindi man sila katangkaran in some departments, but very precise ang kanilang atake. Their Polish player on your screens, isa sa mga nilingwan nila para tumulo sa kanila dito. But they'll be up against a tough Rexona. But let's talk first about this Hisamitsu Springs Kobe. Ang pangalan tinitingnan dito, si Miyu Nagaoka, ang number one, ang kanilang kapitan. Sa kabila naman, number one din yung abangan natin, si Gabriela Guimaraes. And these two ladies together with their respective support group. Interesting because we discussed pwedeng five-setter to. Oo. I mean, a lot could happen in this match. Again, pag ano na pag pride na yung pinag-uusapan. Ayun. Siyempre, ibang klaseng hugot na yan ng energy, ng kumpiyansa, lahat-lahat na. And tama ka, yung number one na titignan natin dito, kapitan ng Hisamitsu, Miyu Nagaoka. She's been leading her team in their past few games together with Shinabe Ishii. Sila yung mga top scorers in their last few games. At yan na nga po, they're a very young team considering the fact na yung club nila is napakatagal na. They were established around 1948. Ganon katagal. And we can always see na kahit bata pa yung mga players nitong Japan, lagi namang napakataas at parang napaka-experiensado na. And up against PSL F2 Logistics nga, nung naglaban sila, they won it in three sets and obviously they won in offense and defense. Makita natin yung atake at yung blocks. E talaga namang nakalamang itong Hisamitsu. And even though F2 Logistics Manila was serving a lot more at mas madaming aces na nakukuha nila, iba pa din talaga kung lamang ka dun sa opensa. At yan na nga po, Miyu Nagaoka noong una na naman sa atake. 52 attacks, 2 blocks and 3 aces. Top performer ng kanyang team. Sumunod si Ishii at si Shinabe. Yan ang mga pangalan nga abangan ninyo. And not only those names, dahil may mga tumutulong pa dyan in Maha Tokarska, the Polish player from Hisamitsu Springs Kobe. Sa kabila naman sa Rexona-Sesc Rio, itong mga pangalang titingnan natin, si Gabby Guimaraes, wearing jersey number 1, siya ang pinakamaraming naitatala ngayon. But she is well supported by Monique Marinho, jersey number 10, isa pong titingnan ninyo. Gayon din ang Ana Carolina Da Silva. And in the last game against Bangkok Glass, ganoon din, ano, parang Hisamitsu, they also won in three sets. Oh yeah, ayan nga. And attacks, alam mo, medyo magkadikit pa. Pero ang mapapansin mo talaga dito is the defense of Rexona-Sesc. 9 blocks compared to just 3 from Bangkok Glass. And there you have it. Gabby Guimaraes, of course, Olympic player. Naglaro po siya doon sa 2016 Rio Olympics. Nang una, 53 attacks, 5 blocks and 3 aces. Sumunod si Monique Marinho and si Anne Boish. Flying under the radar is Anne Boish. And again, very interesting to find out how these two will fare. Now let's listen to our Arena Parker for the call out of the players. Maihara.
Number 6, Chusili. Number 7, Camilla. Number 9, Victoria. Number 10, Monique. Number 11, Anne Boyce. Number 12, Roberta. Number 13, Eloa. Number 15, Karu. Number 16, Stephanie. And number 17, Drusilla. And now, here is Hisamitsu Springs COVID, led by their team captain, number 1, Reed Nagaoka. Number 20, Saya Tsutsui. Number 2, Shizuru Koto. Number 3, Risa Shinabe. Number 4, Nanami Wasaka. Number 5, Yumi Mizu. Number 6, Yuki Ishii. Number 8, Rika Nomoto. Number 9, Maha Tokatsuka. Number 11, Erika Sakai. Number 14, Mika Moria. Number 15, Nagano Nakaoji. Number 16, Risa Ishibashi. Number 18, Mana Toi. Head coach Kumi Nakada of Hisamitsu Springs Kobe going up against Rexona-Sesc, the ladies in white, led by coach Bernardo Rezende. Chicky Reyes po ito, kasama po si Denise Tan. Battle for fifth, una po sa ating apat na laro para sa kahuli-huli ang araw ng inyong FIVB Women's Club World Championship 2016. Mall of Asia Arena ang ating venue. Classification phase na po ito. At even if they're out of yung ating top 4, ano, Denise, yung gantong mga classification phase, of course, you'd like to be the top of the other half of competitors. Of course, katulad nga na na-mention ko kanina, it's still, ano eh, it's all about pride and knowing these teams, especially itong Rexona. Ang daming Olympians dyan na hindi basta-basta papayag yan na nandun talaga sila sa bottom, nung bottom half. Oh, yes. And Rexona-Sesc
lost to Ejati Bashi Vitra in 5 sets. They actually led that 2-1 before folding in the 4th and 5th. Habang sa Pumi Casal Majore, they also lost it in 5 sets. So they could have gotten that number one spot. At iba sana ang papasok. But then again, kudos to Ejati Bashi. 1-1. Talaan natin sa first set. And yung mga usual suspects natin, expect them to do the damage here in the battle for fifth. Here we go. It's a gift. Rexona on the attack. Balik naman sa blue shirts. Feeling their way through. Gabby! And that's a check ball. They earn a point there. 2-1 na mga Rexona-Sesc. Tama ba? Rexona-Sesc Rio. Sesc Rio, yes. Although it's spelled as S-E-S-C, yes. It's pronounced as Sesc. Parang ikaw. Ayan na. Hisamitsu down line. It's down. Shinabe had the right thing in mind though. Med butas nga yung zone 1 na yon. Kalmado pa si Coach Kumi. However, Rexona is up 3-1. And then there's an early challenge here by the team of Hisamitsu Springs Kobe. Ba? Parang nag-iba yung music natin sa challenge sa pangatlong asahan. Hindi na masyadong nakakakaba. Parang natin si DJ. Oh! Wow, good eye on Coach Nakada. So, akalain mo yun, ano, gabuhok pa lang. Oo, nakita niya pa. Alam mo, pag ikaw talaga yung I heard this from other analysts, and I think you'd agree with me. The coaches give the players the liberty to immediately call that challenge, yeah. Especially if you're near the action. Well, of course, yung coaches, no matter how experienced they are, lalo na yung Coach Nakada, nakaubo kanina, mas nakikita talaga ng player niya kung ano yung, if it's in or out. So, call na lang ng player kung ipipilit niya o hindi. But this time, boom! Naman, naipilit din yung palong yon. And it's an automatic point. 3-2 ang ating score. Rexona, abante lang isa. Hisamitsu on the attack. And yun. Naitap lang nila. 3-all. Dito si set number 1. And credit goes to number 3, Risa Shinabe. Good adjustment on Shinabe. Medyo mababa yung set even for a quicker outside play. 3-all. Serving as a captain, Miyu Nagaoka. 25 años. The jump serve, lots of spin there. The back set. And too easy for Monique. Game faces si Nano. Either game faces o ngagang silang gising. It's an early game, ha? Alas 10. It is. Do you like morning games, ikaw, naglaro ka? No. Maganda yung hapon, ano? Oo. 4-3, Rexona by 1. Great net defense shown by white by the white shirts. Again, it's a block party at the net. Rexona chance to have a 2-point lead. Back to Hisamitsu. Again, quick one there. And credit goes to number 6, Jusely. Well, good connection from Roberta and Jusely. Ang bilis nung balikan ng bola eh. So, of course, it go back to here quicker habang nagkakagulo pa yung defensa nitong Japan. 5-3 lamang ng dalawang Rexona-Sesc. Serving is number 15, Ana Carolina da Silva. Here we go, the back set to the captain, and Miyu was blocked at the net. 3.8 for Rexona, 6-3. You know, I'm not even surprised na maganda yung defensa nitong Rexona, but when you look at this again, nakikita mo, nakatapat na yung dalawa nilang blockers. Uh-oh. But no defender, no coverage from the side of Japan. That's actually what I noticed in that last play. Dahil alam naman natin, tong Japan, grabe, kilala sila sa defensa. But this time around, parang ang flat ng kaunti yung umpisa nila. I saw that battle against PSLF to Logistics Manila. And they were on point. Talking about Hisamitsu, ngayon nga, nangangapa siguro sila. Habang kanilang kalaban, doing well. 3-point lead. Gabby makes it a 4-point lead, 7-3.
on point. Itong Rexona-Sesc Rio. We'll check that again. Ultra Fast Pike is presented to you by PLDT Home Hotel Plan 699. Ang pinakaabot kayang internet na pang pamilya. We have a timeout coming from Hisamitsu Springs, Kobe. Well, they are still very optimistic in spite of going for battle for fifth. Sabi nga nila, why cry over spilled milk? And sabi mo, battle for pride. And so far in set number one, full of pride, ang Rexona-Sesc, they're up 7-3. Apat na kabante nila, another good serve. Nope. Sailed out. Padong flat yung ball ni Carol. Coach Kumi marking instructions there. 4-7. At ang nag-serve ngayon, Risa Shinabe. I'm a fan of that one-hand set. It's an art. You know, it's deceiving also eh, because especially if you have a frontliner setter, backline setter rather, hindi mo alam kung you don't know what she's gonna do with it. Especially at this level, kahit one-hand set, nababato nila sa outside yan. Setter ka, di ba, nung kapanahonan mo? Ang tangkat mong setter. Pero pag nilagay mo ako dito, libero lang ako. Ay, oh, sa height. Here we go. Ball still alive here. Gabby again. Great for defense by Hisamitsu. And Miyu scoring off the block. And the lead of Rexona down to 3. Ginamit pa rin ni Nagawa yung block. Dahil pag tinipilit nilang pumasok sa loob ng court, maganda yung defense na itong Rio. Or Rexona rather, Rexona-Sesc. And in that exchange, Denise, ano yung depensa, hindi naman nila ipinasok yung kamay nila on the other side. So, the chance of it bouncing back to Hisamitsu was very small. Oh, good attempt from Gabby, pero mas maganda yung depensa ng Hisamitsu. Running hit. Way pa bola. Oh, miscom there. Mia with a hit, great defense at the net. Great save. Kahit nakaupo, kaya yan. One more time. Combination. Open. Zone 1. Nice. Great hit. But he was there waiting for the down the line hit. Diba masyado nakapasok yung defensa niya. At ang tinarget doon yung kanto mismo. And we can see it here. And that's what I was talking about. Si Monique masyadong nakapasok. Iniwasan niya yung bola. It went to the end line. And that Ultra Fast Spike is presented to you by PLDT Home Hotel Plan 699. Pinakaabot kayang internet na pang pamilya. Nagkaroon ng rally dito ang Hisamitsu, Denise. Kala natin flat start, but parang nagising na. Everybody hates that antenna. Ay, nako. That's all I can say. Kung ikaw yung player, ba't ka ba harang-harang dyan? Oo nga eh. Sagap na ka lang. I mean, without that antenna, papasok yung bola. Oo. It's Maha now serving for Hisamitsu. Oh, great float and a great hit. And that was a great play. Because Juseli has been going for that slide over and over again. Kaya nung pag-slide niya, medyo sumabay yung blocker eh. May kita mo sumasidestep yung blocker and then out goes this backliner. So patay dito ang rally ng Hisamitsu. Lamang ng dalawa, pero may service error naman ang Rexona. Pangalawa na nila yan. Gabby with that error. So giving Hisamitsu their 8th point. 8-9. Good serve there. And that running hit did go in the favor of Juicily. Kulang sa pitek. Tawag ko doon, mala-Abi Maranyo hit, ano? Favorite ni Abi yung running. Yung side niyang yun. Tabla tayo sa siyam. Iba naman ang pinuntahan. And good result for Rexona-Sesc. Medyo mababa yung set doon. Go!
I stand corrected. That was for Hisamitsu. You're right. I thought that ball went in. Ah, lumabas na. Okay. So, that's right. So, it's 10-9. Okay. Mali yung score natin sa cube kanina, but they have corrected it. 1-point lead here for Rexona. Oh, good dig coming from Gabby. Three ball nga lang. Ito na ang blue shirts. Back to the white shirts. The back set to Monique. And Monique will score again for Rexona. They have a 2-point lead. Yeah, binago ni Monique yung kanyang attack, but it seemed like, I mean, she had a good intention, pero ang napapansin ko talaga dito, Jiki, is yung ano eh, galaw ng Japan eh. Nabasa naman siya actually nito ni Iwasaka, pero half second late na nagtataka ako eh. And you saw the slow-mo, yung smart move, ano, coming from Monique. Yes. It suddenly changed in the air. But where's the defense? Yun na nga eh. 11-10. Good thing for Hisamitsu Springs Kobe. They're only down by a point. Well, of course, that is because of Nagaoka. Alam mo yung 10 points nila. Mga lima siguro. Mahina, kanya. Always a fan of a lefties ako. Iba talaga pag kaliwete yung pumapalo or yung shoot sa basketball. Ako, wish ko. Setter ako eh. Wish ko naging kaliwete ako actually. Talaga? Kasi mas deceiving eh. Kasi normally, pag tumatakbo ka from where you are going to the net, your right side is always near to the net, di ba? Yun so yung buwelo mo pag kaliwete ka, oo. Yung buwelo mo ng palo would be easier pag kaliwete ka. Oh. Instead of twisting in the air and going for the hit. Kaya naman di ka... Tatanong natin sigat. Ba't di ka ginawang kaliwete? May challenge tayo rito. No touch. Ang hatol ng ating mga official. So, it was unsuccessful. Tabla tayo. Set 1, puro uno po ito. 11 all. Sesky on the attack. Back to the blue shirts. Rexona muli. Kaya naman yung pagkakadig doon. One more time. Same effort, same approach. And this time around, number 11 and Bush will be credited for that point. Great target by Bush. Bush a fast spike. Boom! Presented to you by PLDT Homotera Plan 699. Ang pinakaabot kayang internet na pangpamilya. 12-11. Lamang Rexona ng isa. Great net defense again. Naisalba pa dito ng Hisamitsu. It's a block party at the net here. Mula sa likod, Gabby! Oh, kailangan mo palakpakan dito si Nanang Iwasaka. Sinabi mong block party, napunta bigla sa Hisamitsu yung energy nila sa net. Very well timed by Iwasaka. Good read. Ganda na sana ng surprise ano ni Gabby coming from the back. Nabasa. Nabasa kagad ni Iwasaka. She saw it coming a mile away. Tied at 12. Monique. Almost. Oy. And they finally scored. Good intention on the defense mula sa likod but hindi nang tumalbog ng maayos. Pero yung gumagana so far for Rexona, those last second attack adjustments, yung wind-up kasi nila. Pag nakita mo, explosive yung talon, yung buwelo ng kamay. Kaya magugulat ka kapag biglang hinulog yung bola. Sabay pipitikin ng pala. Oo. Deception is the key. And zone one was open naman for Hisamitsu. And credit goes to Shinabe. Shinabe, when you see her, look at her. Yung body niya, already facing cross-court, oh. Tapos biglang dun, pinadaan. Dito kay Monique, down the line, no one was there. Easy point. Shinabe ko na nga bang dun pupunta yun, eh. Nakitawid mo yun. 13-0. At merong service ace pa rito. Ang Hisamitsu Springs Kobe lamang na sila 14-13. So they have regained their bearings. Itong kupunan ng Hisamitsu Springs Kobe. Miyu Nagaoka. Chance to give her team a 2-point lead. Pero walang service ace doon. Gabby! Parang sibat.
Alam mo, this is what I love talaga about covering international sport. Normally, you know, pag nagka-cover tayo ng local, nalidinig natin, she targeted this player para mawala sa offense. But here, it doesn't matter anymore. Ibang level. And it's an honor, really, to be part of the coverage team. Patuloy tayo dito. Gabby muli. At ito mo yung athleticism ni Gabby, you know? Really jumped high for that hit. I mean, sabay pitik nung katawan. Ang bilis pa nung pitik niya. Nadulog kayo with the fast spike. Presented by PLDT Home Ultra Plan 6. Tayo na pinakaabot kayang internet na pangpamilya. Nung bumagsak, parang pusa. Medyo nakita mo, slow-mo na yun. Pero yung pitik, parang normal pa din eh. Parang bilis. Oo. Carol, siya naman ang nag-serve. They're down by a point here. Talking about Rexona-Sesc. Hindi ka na yun. And Maha with a point. Great target again by Maha. Alam mo, normally, mapapansin mo dito sa defense ng Rexona, medyo mas dun sila sa gitna ng court. Even if they're waiting for a hard hit, laging yung gitna. Kaya madalas, yung dulo nila, nababakante talaga. Risa Shinabe, serving for Hisamitsu. They're up by two, 16-14. It's an ace. It looks easy, the service. Uh-huh. Pero nung tumayo ako sa end line, kita mo, may pektus eh. Okay, 17-14, tatlo lamang ng Hisamitsu, humingi ng timeout ang Rexona-Sesc. Vem pra frente vem pra frente dela. A Carol tá aqui. Então não deixa a linha pra ela. Vem pra frente dela aqui. Vai com a largada. Tá? Já que você vem pra trás, é bom devagar. Mas vem pra frente, tem que defender ela. Tá? Ito po ang inyong FIVB Women's Club World Championship Manila 2016 Battle for 5th, Rexona-Sesc in white, Hisamitsu Springs Kobe in blue, Chiquires together with Denise Tan, you're watching us on sports5.ph at then as early as now, partner final day na malakpak, hats off, kudos sa ating Sports 5 production team for this great coverage led by Koyu Panko, Nick Earnshaw, lahat ng ating mga direktor. Salamat, grabe naman. Everyone, John, you guys did an awesome job. 18-14, 4-point lead Hisamitsu, lumalayo na sila rito. Oo, ako, I didn't see this coming, especially with that diesel start coming from Hisamitsu. Pero slowly, mukhang nakukuha nila yung galaw nila ulit. May pagka-diesel engine sila ngayon. Oo. But Monique has other things in mind. She wants to salvage this set. It's still salvageable. They're only down by three. Yeah, I've been waiting for Monique. Medyo tahimik siya in this match. Siguro din na alam mo yung binabagabag ka nung dalawang five-setter nila. I'm sure it's in the back of their minds right now. And I saw those games. Really, it went down the wire, literally. Yung unang five-setter pa nila, partner. Extended set pa yung panglima. They really probably weren't expecting to be playing in the battle for fifth. Denise, I'm a fan of that ano, back set. Only because the setter, wala ka namang mata sa likod. And it's an art putting it in the right place. Alam mo, ano talaga yan. Diyan nakikita yung importance of knowing your attackers. Oh. That's why, for me, I mean, Kim Pardo sa Pilipinas, isa sa mga pinakamahusay na setter. I won't be surprised kung one day mabalitaan natin Kim Fajardo. Siya naman yung naglalaro. I hope, no? At kinakuha. Oo. I hope. 5-point lead for Hisamitsu. Timeout again from Rexona-Sesc. Here in this match, every play is crucial. Let's look at this last play. Look at the hops of Gabby. Pero maganda rin ang depensa na ipinapakita ng Hisamitsu Springs Kobe. Yun nga eh. Itong Hisamitsu really proving that it's not all about hype. When you look at their team,
ikukumpara mo by average o kahit yung mano-mano, mas maliit itong kupunan ng Hisamitsu. Pero when it comes to blocking, minsan, nasa timing din talaga. Sino ba yung nakausap ko? I think it was Abby who mentioned that unlike basketball, na may 3 points, may 2 points, may free throw, dito sa volleyball, it's only 1 point eh. So, kasi ho ng malakas kang pumalo, binagsak mo lang, or dumipensa ka, it's still one point. Kaya nga we always say also, volleyball is not a game of power. It's ano, a game of smarts. Utak talaga. Oo. At dito, so far sa utakang ito, Hisamitsu ang nangunguna, lamang sila ng 6. 21-15. Ganda pa ng floor defense. Uh-oh. Here we go, white shirts again. They go to Anna. This time around, she won't be denied. There was just one blocker in front of her. And medyo, yun nga yung risk. If you're just gonna put one blocker in front of an attacker. Dahil si Iwasaka yung nasa harap niya. But then again, that gives her a bigger space to get that ball through. Great set coming from Roberta. Making sure na wala nang adjustments na gagawin si Ann in that hit. 16 serving 21, service error. Ito ang sisingil sa Rexona. Ito sa set number one. Alam mo yung mga petty errors na ganyan, you don't realize it up until nandun ka na sa afternoon 20-point mark. Doon na masakit yan. Interesting, mamaya pag nakita natin yung numbers in set one. Anim abante ng Hisamitsu, 22-16. Oh, Pulido. Pagkakapala number 13, Heloisa Pereira. So, babasa lima ang abante dito ng Hisamitsu. Good serve. Again, that back set. They'll do it again. Different side. And with a hit. Ito na ang blue shirts down the line. Out. Out. Good intention, pero kumobra lang talaga yung pitik. Wala ulit tao sa zone 1. So, apat na lang ang abante ng Hisamitsu. 22-18. And serving is number 6, Jusely. 18, serving 22. And they're going, they keep on going to the captain, pero basang-basa naman dito ni Carolina. You know, at this point, it really will be a risk for Hisamitsu. Kasi number one attacker mo yan eh. So, I understand kung bakit babalik ka sa kanya. But at the same time, kailangan basahin mo sino ba yung blocker in front of her. Eh, yung katapat niya kanina, Unboys, napakatangkad. And that point will go to Anna. Tapos, Jusely, alas. So the lead of Hisamitsu, kanina lima yan, babasa dalawa, 22-20, humingi naman ng timeout ang Hisamitsu Springs Kobe. Last look at that ace. And hindi ka pwedeng ma-lull into sleep, no? Mahele. May hesitation eh. Ito mo yung hesitation dun sa dalawang player. Yung pag-float ng bola and then suddenly dropping right after the net? Actually, misconception nga yun eh, na pag nagsuspend yung bola, yun yung mas mahirap kunin. Walang ano yun, no? Walang spin yun yung kanina kay Jusely. Oo. Kasi pag walang spin yung bola, bigla na lang yung babagsak eh. Pag nawala na yung power from the hit, babagsak na lang yan kung saan man na dalhin ng gravity eh. Yung kanina kay Nana Iwasaka, puro spin, puro power. Oo. Kaya tatlo ulit ang abante ng Hisamitsu, 23-20. And with a soft touch. Buhay pa yan. He'll try again. Talking about Rexona. Oh, sadong eagle si Carol. You can see her hitting that ball. Hindi fully extended yung arms niya. Pero parang niya, sa kagustuhan niyang mapasok agad yung bola, yung arm niya pababa na rin. But the set was good. Set was good. Nagigil talaga. Nangyayari yan sa mga middle or not just middle blockers. Pero lahat ng spiker pag medyo nagigil. Ganyan. Happens to the best of them. 24-20. That antenna is not the friend of Rexona-Sesc, at least in the first set. And we're done with set number one.
Hisamitsu. It was a flat start for the blue shirts, but after the first part of set one, they were able to salvage it. Ito yung huling aksyon. Ganda sana ng plano, but that antenna was in the way. 25-20 ang ating final score ng set one. Lamang 1-0 ang Hisamitsu Springs, Kobe. Highlights of set number one. It was a good start for the white shirts. Juicily, one of the people leading the attack for the ladies in white together with Gabby. They had a good start on point. Pero pagkalipas ng mga ilang puntos ng first set, nabuhay ang mga dugo ng Hisamitsu Springs Kobe. At sa pamumuna ng kanilang mga matitibay na mga manlalaro tulad nila Yuki Ishii, kanilang kapitan na si Miu Nagaoka, nakuha nilang set 125-20. Not to mention the fact that Ayano Nakaoji was able to really distribute that ball at kung saan-saan yung bala, kung saan-saan nang gagaling yung bala nitong Hisamitsu. At kahit nga na patulad ng nasabi mo, eh, hindi ganun kaganda yung kanilang umpisa, eh, mas maganda naman yung kinalabasan at naging ending ng kanilang first set. Look at the numbers. Yung atake, mas malaki pa nga yung sa Rexona. And even, actually hindi, yung blocks pala, parehas lang. But the errors, 10 compared to just 1. At really, yan ang pumatay sa kanila sa set na to. Na-magnify yan dahil we saw a couple of service errors. Twice or 3 times they hit the antenna, if I'm not mistaken. Service error, parang 4. And then the last point was also an error. So they lost by 5 points. At tapos ang diferensya sa errors, sham. So if they were able to address that, yes, it would have been close in set 1. And you know what? Some of the errors actually were katulad nung iba na hindi ganun kaganda yung first ball. Pero mas mataas pa din yung atake nila. So imagine na lang if they could really polish their basics, their first ball. Eh. Baka umarangkada sila sa offense. They should just shake this off. No? Talking about Rexona-Sesc, get that monkey off their back and go back to their great play. Yes, they had difficulty getting into that final four dahil now those two five setter losses. But that's done and over with. It's good if they could salvage this. And hats off naman tayo sa Hisamitsu Springs Kobe dahil tayo balik nila yung laro nila. At saka sumasabay, ha? Oo. Yung diferensya ng atake, hindi ganun kalaki. Just 5 points, blocks, parehas lang din. And I got this from Coach Tim Cole. I know it's a different sport. Sinasabi niya, sa gantong nag-uunahan ka sa certain number of wins, no, whether in games or in sets, getting the first set or getting the first game is so crucial. You set the momentum right away for your team. And the burden of adjustment nasa kabila. Second set has begun, 1-0. Hisamitsu may kalamangan. Oh, ang ganda ng mga habol sa bola dito. Rexona, chance for them to tie. Shinabi was there. The captain was blocked. Kita mo naman yung animated celebration ni Carol on that block. Maganda yung habol niya. Inabangan niya muna yung middle attacker, but saw that it was gonna go back to Nagaoka. So we are tied at 1 here in set 2. Number 12, Roberta, about to serve for Rexona. Combination, and off the block. Naka-turn kasi yung, ano, eh, yung hands ni Monique. You may see it. Ito yung mag-isa lang siya, oo. Kita mo yon, yung kamay niya hindi naka-turn towards the inside, yung papunta sa loob ng court eh. Sinasabi nyo sa amin yan, mga anchor, no? When you block that ball, you have to angle it in such a way that it goes down again. Uh-oh.
But easier said than done. For us. For us din, yung mga volleyball team. Sanay na kayo dyan. Ito, slow-mo muna tayo dito. Ang ganda ng box ito. Ultra Fast Bike is brought to you by PLDT Omotera Plan 699. Kinangabot kayang internet na pang pamilya. Good hit. Meantime, alas! Ang binitawan niyan. Great target. Medyo gitna yun, yung target niya. When you look at the defense of Hisamitsu, medyo binibigay talaga nila yung gitnang yun. So, ganito rin nag-start ang ating set 1 ng unang Rexona. Alas na naman. Buenas. Pagkakampi mo talaga ang net. Oo. Malaking bagay. And never turn your back to the net. Oh, yes. Actually, kahit ang setters ina-advise yan na kahit hindi kayo ikaw ang kukuha ng first ball, sige mo, yung setter ng Japan was actually looking at the ball. Pwede sana nila abot yun. Oo. Ito na. Oh! Yeah. It's good for Hisamitsu. It's in. So that cuts the lead of Rexona down to 1. Inanguluhan. Saka late si ano, Carol sa block. Tinatarget talaga ni number 3 ng Hisamitsu yung zone 4. Ano? That was Shinabe. Meantime, Shinabe ulit. Balik sa Rexona ng ball. It's going to be a free ball. Shinabe pa rin ang pinupuntahan nila. Why not? Pero maganda depensa nga sa likod ng Rexona. Shinabe pa rin. Walang kapakura nito. Meantime, Gabby. Back to the blue shirts. Shinabe pa rin. Ayaw tanda na ni Shinabe. One more time. Oh, wow. Sabi nga nila, huwag kang magsawa. Pasok din yan. Limang sunod. Sabi ng tahan. Ibilib din ako kay Shinabe. Hindi binago yung atake. Palo ng palo. Pero you could see the determination talaga is there. Gusto niyang patayin yung bolang yon. And hats off to Nakaoji. Always giving it to Shinabe there. Alas! Coming from Miu Nakaoka, the captain. Now, if you're Rexona, you don't want this. Kunin mo yung resiliency ng Hisamitsu kanina with that 5 attempts by Shinabe and then an ace here by the captain. You have to kill this immediately. Nakaoka with a serve. Monique with power. But that ball is still alive. And nope. Overset, yeah. It's really the no, petty errors of our Rexona. Ngayon, nakabuhan ko na yan. Kanina, 10 eh. Nung set 1, they should be able to address that. 6-4 ang ating score. Hisamitsu, dalawa ang kanilang abante. Humingi ng timeout ang Rexona. Dito po tayo sa Mall of Asia Arena, Pasay City at usapang pamilya tayo. Ultra Fun Family of the Game is presented to you by PLDT Omotera Plan 699, ang pinakaabot kayang internet na pang pamilya. And believe me, they're having fun. Break time lang eh, kaya siguro nagpahinga ng konti. Pero kanina pa nila... Kinabol din nila yung hininga nila. Eh, kaya naman na pinupukpuk yung mga balon nila doon. Denise, mayroon akong tanong sa'yo dito. Yes. You've played this game for quite a while. And minsan, alam mo, maganda yung composition ng team mo. Alam mo na dapat naabot kayo sa certain level. Yes. Then all of a sudden, come competition day, things just did fall into place. And you're in that rut. How do you shake it off? Because right now, without taking anything away from Hisamitsu, I believe that Rexona-Sesc can play better. Pero ngayon, parang
ang hirap ng galaw ng kanilang mga katawan. Yeah, I totally agree. Yung body language nila, ibang-iba. Even when they score a point, it's not the usual Rexona team that you see celebrating or smiling. So how do you shake that off, well, as a player? How do you forget it? You just have to. Ganun lang. Move on. You just have to look at the bigger picture. Kung hindi mo nakuha yung ginto, what's the next best thing? And at this point, it's the fifth place. Improve ka na lang. Improve ka na lang, oo. So, wala. I mean, if you can't really do anything na in terms of yung being too technical about it. Kasi utak at emosyon ang usapan dito. Nangyari na, you'll get back in hands of time. And hopefully, once you talk to your teammates and once you bring yourself back to, you know, your usual self, eh, mahahawa yung mga teammates mo. And kaya po namin na ikukwento sa inyo ito dahil simula po nag-open tayo no October 18, iba ang tikas ng Rexona-Sesc. Kaya ngayon nga, nagugulat kami ng kaunti dahil parang kulang lang sa ang hangat dagat. Easy. Balik sa Rexona ang bola. Gabi, yan ang alam nating anghang ng laro ng Rexona-Sesc. Tabla tayo sa pito. Set number 2. Look at Gabi go up. Pucha fast 5. Pucerity by PLDT. Homotera Plan 699. Ang pinakaabot kayang internet na pang pamilya. Monique about to serve. Tabla tayo sa pito. Maha block to the net. And Gabi read that well. Better defense now from Gabi. So nakuha nila yung kalamangan. 1 point and they have to continue this. Can't relax against Hisamitsu. 29 años. Monique with the serve. Wala siya good. Great play. Good connection. Tawag ko doon sa mga palo galing sa likod, mga sneaky move. Ayan, no? Sakto, oh. Ultra Fast 5% by PLDT Home Ultra Plan 699. Pinakaabot kaya ang internet na pangpamilya. That time around, hindi inabot. Oo. Saan kitang-kita niya yung butas doon sa block ni Giuseppe, tsaka ni, what's that? That was Tokarska, if I'm not mistaken. Mga naglalakad sa ere. Itong mga mamamalo dito. Gabi, soft one. Buting na mahaba ang kamay. Ni Nana. Balik sa Hisamitsu. And the captain will give Hisamitsu 1.8. He has been doing everything. Nice to have some fans here ng ating visiting teams. Ano? Ganon din naman tayo pag mabiyahe tayo sa ibang bansa. Oo. At saka dito, I'm sure, lahat ng kapwa natin Pinoy, kahit kung hindi man sila super fan ng ibang teams, nako, automatic. Lahat na itong mga players na ito, kilala na nila. Alam mo, kahapon nga, yung ibang games natin na hindi involved ang PSL F2 Logistics Manila, nagkaroon na ng local fan base yung mga teams ng Pomi Casal Maggiore, di ba yung Jaji Bashi, lahat yan. Kasi ibang klaseng caliber talaga yung dinala sa atin dito ng PSL. FIVB. And we won't lie, ah, kapag yung kami mga komentarista after ng game, nag-aabang kami sa gilid. picture, pag may chance. Ako, small talk eh. Ikaw? Wala ka ba mga souvenir photo? Try. Meron naman konti. No, kaya lang, ako. Nahihiya ako minsan kapag yung before the game, because I know they're focused. Si Chiqui Pablo, album ang meron. Oo, meron siya. Dedicated. Oh, punong-puno na. 9-0 ang ating score. Goes out. Sa ilalim pinalo. Ano? Saka walang pitek. Magagawan pa ng paraan yun sana. But I think the intention also was to go to the end line. Sa dulo ang target, but it sailed out. 10-9, Rexona up by 1. Gabi with the serve. Ito na naman yung sneaky play nyo na. Nagaong ka, tayo sila 10. So I like the variety of the attacks here shown by Hisamitsu. And credit goes to the setter, Takaoji. Ten all, set 2. Good serve, back set. Too silly. Nabasa yung gagawin niya. Balik muli sa Rexona. Gabi with a soft one. Regalo sa net, pero out. But it goes out.
Oh no. Ano ba? Check ball? I think they're gonna change the call. Was it check ball or in? I think it was. In any case. Oh, and oh, point ng point ng Rexona. The point goes to Rexona. Juicily. Kinemente ng ating nice score. Set. Oh, great dive. Nice. Paulette. And back out back. High seed at 11. And that best cheer is brought to you by Petron High Performance Fuels. Better engine protection, better mileage, better power. Kahit mag-isa. Oo, walang energy. Punong-puno. Hindi kinakailangan ng barangay dito. One is enough. Tied at 11. Ooh, going to the end. Check ball, lead goes back to Rexona. Ako, I personally like to see Monique really make more or get more points in this match. Tahimik talaga, no? Alam mo, napansin ko wala pang nagsa-stand out na nag-iingay na player dun sa side itong Rexona-Sesc. Kailangan nila nung ganung type of player para mabuhay ng kaunti yung dugo. Parang one name that pops into my head, si Condada. Condada. Na once nag-iingay doon. Jen Reyes, halimbawa. Yung known players. Agi Meranio. Si Beast Mode. ibang level na yon. 12 ball. Quick one. There you go. And great execution there by Carol. Giving the lead back to Rexona, 13-12. That deserves another look. Ano ba yun? Zero tempo tawag doon. Yung ba yun? Yung sinasabi ni Tex. Oo. Yung hindi pa nahahawakan ng setter yung bola. Pumapasok na yung attacker. Oo. Pero sa tuwing may ginagawa ang Rexona-Sesc, meron panagot dito ang Hisamitsu. You know, I think it's because of their defense, really. Yung offense naman nila, okay pa rin talaga. Kaya lang katulad doon, nakakuha ng magandang palo si Carol. But when Hisamitsu, nag-oaka, specifically goes for an attack, there's a hesitation na naman doon sa likod. And that hit by Nagaoka was our ultra-fast 5% by PLDT Multira Plan 699. Pinakaabot kayong internet na pang-pamilya. Tabla sa 13. Set number 2. There goes the serve. Ito na si Monique down the line. Pasok. A better play for Rexona. I like the matchup between the setters here. Ah. Si Nakawaji. At saka si Roberta. Of course, Roberta, jersey number 12. While Nakawaji, ano nga jersey si Nakawaji? Nakawaji. 15. Ito na. 14-13, Rexona. They need to create the space between themselves and Hisamitsu. There's a whistle. Yep, violation there. According to second referee, Joo Hee Kang. May tumama ba sa net? May sala rin siguro. No? I think they're gonna challenge it. So challenge on the net touch. 15-13. Sina-challenge ngayon dito ng Hisamitsu yan. Ito ng ating official review. Gumalaw. Yeah. Oo. Malakas man ang air condition dito sa Mawarina, di gagalaw yan kung hindi mo tinamaan. Oo, tsaka yung call naman talaga, yung whistle, tumunog nung dun sa set pa lang. And I saw second referee, Joo Hee Kang, just smiling. Siyempre sa referees, parang medal up their sleeves din yun, pag alam mong pinpoint yung nakita mo mayroon. Yung mga gabuhok lang. Oh, 3-point lead for Rexona, 16-13. Now we're seeing a different Rexona-Sesc here. Carol will be serving. Tatlo kanilang abante. The back set. Ball still alive. Roberta, beautiful set there for Juicily. Maganda yung balik ni Roberta kay Juicily. Dahil magulo pa yung depensa dito sa side ng Japan. Di ba parang
medyo easy over ng bumalik sa Rexona yung bola. So you go back to that quick play. 17-13, may timeout dito ang Hisamitsu. Highlights ng ating laro dito sa set number 2. You'll see the different facial expressions of frustration or what might have been, what could have been. And Rexona-Sesc, they have found their form and groove here in set 2. Lamang sila ng 4, 17-13. Maha was red there on her attack. Gabi naman. Great net defense pa rin, pero it sailed out. Point goes to Hisamitsu. That's what they've been doing. Ito Japan, itong Hisamitsu, sa lahat ng mga games nila, pag malalaki yung blockers nila, normally talaga pinapa-duplis nila sa sa kamay ng mga blockers. Ganun naman talaga dapat, iba tinuruan nyo kami dyan. Huwag ka nang lumaban ng ipilit. Sabayan sa mga higante. And you mentioned it, it's a battle of brains. Not too much of power. 18-14, but the power here of Rexona-Sesc, we're feeling it here in set 2. Nagbabadya ang 5 sets. Pakonti-konti, no? Pero it's looking like the usual Rexona team na. Last day na po natin ang ating international competition. Huwag po kayong mawawala, huwag bibitaw dahil after this, meron pa tayong tatlong iba-ibang laro. Battle for 3rd. Tapos po noon, battle for 7th. And then, ang ating finals. Ejaji Basi versus Pomi Casal Maggiore. Tapos yung battle for 7, Bangkok versus PSL F2 Logistics Manila. 19-14. Lamang pa rin dito ang Rexona. Hisamitsu with a timeout. Lima ang abante dito ng Rexona-Sesc, but in set count, it's Hisamitsu getting set number 1 sa score na 25-20. Pumupukpok ngayon dito ang mga mamamalo na kaputi. Combination ni Ishii. She'll try again. But look at the net defense. Eloa. Balik muli sa blue. And that point will go Hisamitsu's way. Dalawa lang yun, ha? Kanina nga, mag-isa lang siya, eh. Ngayon, may kaibigan na. Nakahatak na. Nakahatak na kakampi. At lumusot. Oo. Ang palo. Celebration is a must for Rika Nomoto. Tokarska. Maha Tokarska serving for Hisamitsu. They're down by 4. Uy, free ball. Una yung block. Balik dito sa Rexona. Little try again. Eloa. I like the net defense of Hisamitsu. Gabi, looking at zone 4 there. Regalo, chows at the net. Won by Hisamitsu. Alam mo, the thing is, itong Hisamitsu, simple lang yung ginagawa nila. Pero yung timing kasi nila, sakto. Uh-huh. And when you look at what happened dun sa side ng Rexona, puro either una yung like dun sa jaws ni Giuselli and ni Iwasaka. Nauna kasi si Giuselli eh. Hindi niya na timing na maayos yung bola. Palpala na tanit. Iwasaka won that. And there's an ace by Maha.
So ito na naman, ano, binibigyan ng Rexona-Sesc ng pagkakataon makabangon ang Hisamitsu. Dalawa na lang abante ng mga nakaputi, humingi ng timeout ang Rexona. Maha Tokarska, the Polish lady for Hisamitsu Springs Kobe with an ace. And they're increasing in number, the fans here of Hisamitsu. Nakatawa, nakatawa talaga. Mamaya, gulat ka na lang. Nakatato na yan. Here we go. Eloa gives Rexona 3-point lead 20-17. They just have to continue this as long as they get those or maintain those that 3-point lead. Wag lang nalang papasko rin ng sunod-sunod itong Hisamitsu. Good intention from Nomoto trying to put those hands inside. But came a little bit too late. 20 serving 17. And serving is... yung matay ito. Drusina. Ito na, combination. Oh, net defense. Just silly leading that. 21-17, apat ang abante ng Rexona. Ganda yung habol ni, ano, Drusili. Inaangguluhan talaga, no? And kung hindi siya tumulong doon, lusot. Lusot yun. Oo. Abol kaya dito ang Hisamitsu. Tingnan natin. They're down by 4. At the net. Good support from Jusely. Eloa. Tiba yung depensa ng Hisamitsu. Sila naman ang may pagkakataong umiscore dito. Kayo na! Pinakawalan ni Nomoto ang isang magandang palo. Well, she went cross court. 21-18. Let's see it again. Oh, ito na nga. So, in front of her was Tokarska. Tapos medyo nahuli ulit si Jusely. Ang maganda doon kasi, Denise, they were not giving up on defense until nakakuha sila ng magandang reception. Uh-oh. And then set up kay Nomoto. Ayo! Buhay pa. Three ball. Akala ni Jusely, pasok na. Sabi niya, pengi pa ng isa. Nope, sa iba pumunta ang bola. Look at Hisamitsu, they're going after each ball. 21-18. There you go again. Chance for them to score. They'll try again. They go back to their captain. Ishii. Will score for Hisamitsu. You credit that point to their coverage. Ibang klase bumuhay ng bola itong Hisamitsu. And yung akala mong puntos na po Rexona. Yung palo ni Jusely kanina na napakabilis, na quick. Parang they were slow to react because they already think, talking about Rexona, Sesky, akala nila patay na. And how many times did we see that? Apat, limang beses. At finally, medyo bumigay yung depensa nitong Rexona. Ang na-observe ko kasi, Denise, they keep on moving their arms. Regardless of parang wala na. Tapos biglang masasalba pa. Tapos, sinusungkit, tawag namin doon. Sinusungkit, tapos susundutan mo pa ng ace. Diba? Now we have a different ball game here. 20 serving 21. Biglang nabuhayan dito ng loob ang Hisamitsu Springs Kobe. 20 serving 21. Rexona on the attack here. Oh, too much power provided by Eloa on that hit. Namang sila 22-20. That deserves another look. Ito yung mga kailangan nila, players like Eloa going for an attack.
Dahil medyo basa na kung ibabalik mo ulit kay Juicy or kay Angoy. And the defense was late. Yes. Too late in that last exchange. Blue shirts, Ishii will score again. Cutting the lead of Rexona down to one. Mabibilis na kasi itong ano eh, itong place ng Hisamitsu. Even though it's an outside hit na normally dito sa atin, sanay tayo yung pag yung outside na bato ng setter, medyo mataas pa. And sila, they're fighting height with speed. And if you're the shorter team, you have to hit quickly. Paang ginamit doon. That's legit. Shinabe, blocked. And credit goes sa doon naman sa resiliency ng Rexona. Yes. Ito kay Carol. 23-21. Rexona, bante ng dalawa. Roberta will serve. It's 23 serving 21. Battle for 7th po ito. Final day ng ating competition. Blue shirt. Nice. So nice. Pero balik sa Rexona ang bola. Monique. Shinabe. We'll try again. Back to Shinabe. Shinabe muli. Pero palpal at the net. Carol really doing her job. Hindi binibitawan yung defense sa net. At ang gusto ko, talaga binabantayan niya muna yung middle attacker before going to where the ball is. Yung sabi ng Rexona, kanina nakalimang subo ka pumasok eh. Patahin na namin sa pangatlo. 24-21, set point for Rexona. Pero iba ang nasa isip ni Iwasaka. She wants to help salvage this set for Hisamitsu. Dalawa, bante ng Rexona. It's now 22 serving 24. And serving for Hisamitsu is Risa Ishibashi. Good serve. Ito na. Atake muli dito na blue shirts. They'll go to the captain. And great net defense there for Carol. And set 2 is over, 25-22. Nakakuha na naman ng Rexona ng set number 2. Well, definitely, yung depensa nila, yung pwede nilang i-credit. Doon natin pwede i-credit yung panalo nila. It's their net defense. Therefore, not so much. But at least, you can slow down that ball if not turn it into a point. At yun nga ang nagpanalo ng set number 2 para dito sa Rexona. Tapla tayo, one set apiece. Ang ating third set, wala ko kayong bibitaw sa aming public. Highlights of set number 2. Pinag-uusapan nga po namin ni Denise na nag-umpisa ang pangalawang set ng Rexona-Sesc para nga mali ang gising sa araw na ito. But after giving set number 1 or losing set number 1 to Hisamitsu, they woke up, the ladies woke up, and they got set number 2, 25-22. Yeah, we saw players like Gabby, Giuselli, alternate setters na pumapasok din. Pinalitan si Roberta a while ago, giving a good place. At kaya naman nakabawi din itong Rexona-Sesc. Pero talaga, yung naging main factor of that second set was their net defense. They're going to work, talking about Gabby, talking about Monique, Carol, even Roberta doing well in the setting department. That's why nasungkit nila yan. Ito mga numero, tingnan natin ang errors. Oh, ibang-iba yes. Nung set 1. Well, may kita mo yung atake pa din. Mas nakalamang yung Hisamitsu.
Pero yung blocks, ayan, talking about the block, 9 compared to just 1 by Hisamitsu Springs. Tapos yung error naman, eh, iisa na lang kanina, 10 yung nagawa nitong Rexona-Sesc. So you just, I mean, you have to know your strengths and your weaknesses. At yung strength na nitong Rexona, number 1, of course, they are the taller team. So dapat double their effort on their net defense. At yun naman talaga yung pinakita nila in set number 2. Rexona said in set 2, no fly zone. Uh-oh. Dito sa aming net 9-1 in the block department. Beautiful. Beautiful defense coming from Rexona-Sesc. And this is why itong ating FIVB Women's Club World Championship is at a different level. Day 6 na po ito. Battle for 7. Mamaya ho, sunod-sunod na yan. May battle for 3rd tayo. But, battle for 5th po ito, uh-huh. Sorry. Then battle for 3rd. And then magtutunggali pa ang Bangkok Glass at the PSL F2 Logistics for battle for 7th. Uh-huh. And then ang ating championship, Ejaji Bashi versus Pomi Casal Majore. Third set. Nice. That was in. That was too easy for and Bush. 1-0, Rexona, set 3. So, ang burden of adjustment ngayon, Hisamitsu. Ano naman ang napansin mong nagkulang in Hisamitsu? Sabi mo, nagising na itong Rexona. The blocks were there. How do they change it now that the Giants are alive? Well, again, if you don't have the height, you have to work with your speed. Quick. Oo. Oh, so, not necessarily go for those quick plays dahil malalaki din yung middle blocker na itong Rexona, but you have to go for those quick combination plays na kahit yung second attacker mo, dapat mabilis din yung palo niya para hindi mabilis makakahabol yung blockers. I think that's number 1. Tingnan natin kung makaka-adjust nga sila Coach Kumi Nakada and the rest of the Hisamitsu Springs Kobe. Set 3 naman dito ang Rexona 2-1. Roberta going to Gabby. Yun yung sabi mong mabilisan, ano? Kaya lang, kulang sa pitek. But palo. Perfect example because she was up in the air and the defense wasn't in place. Oo. Kasi kung makikipagsabayan kasi kanila, sa tempo nila, patay ka. No. Lugi ka. Punahan mo talaga itong mga ito. Nangahaba eh. And that's an ace for Roberta. 4-1. Now, we're seeing a different Rexona-Sesc here. Yung first two sets, palagi nauuna ang Hisamitsu. Ngayon, silang nanguna dito, 4-1. Roberta muli. Cross court, it's in. Shinabi will be credited for that. So, inililihis na ni Shinabi ngayon yung palo niya. Bakit nga ba paborito ng mga mamamalo yung zone 4, ano? They always like the cross court. Uh-oh! Service error. Baba ang angat ang kalamangan rather ng Rexona to 3 points, 5-2. And with the serve. Anticipated by Carol at the net. And good for Hisamitsu scoring on that one. The lead is down to 2 for Rexona. Oo, ito si Shinabe. Again, just using the blockers. Dahil nakatapat na sa kanya, dalawang matatangkad. Ayun. May hampas kasi dun sa block eh. You know, number 1 rule when you go for the block, you just stick your hand up. Tapos try mong ipasok doon sa kabilang side ng net. But you don't hit it. Papatayin mo lang yung bola. Oo, you don't hit it back. Let the ball just... Let the ball hit your arm. Absorb mo lang yung power. Oo. Pag pinalo mo din, that will happen. Yung so, makita natin. Let the natural reaction of the ball take its own Mas course. Mas maganda doon, yung ang tawag nila doon, normally yung dinadakot mo yung... Bola. Yung bola, So, lalaki ba naman ang kamay niya mga yan? Pwede mong ibahin talaga yung pupuntahan ng bola. Ang ganda na naman ng follow, pero mas maganda yung depensa ng Rexona. And mula sa likod. Outside. And that point will go to Hisamitsu. They're down by 2.
there has to be an adjustment between Boysh and Roberta dun sa set na yon. Because Roberta, Boysh is so tall, kaya niya ibaon yung palo even from the back line. Quick one by Gisely, red whale by Maha. The Karska reading that play very well. Alam na alam niya na pupunta kay Gisely eh. And Gisely was quick to acknowledge her fault. She saw it. I mean, even before the hit. May welcome party doon si Maha sa kanya. 5 serving 6. Monique. Balik sa Hisamitsu. Net defense by Monique and Gisely. Hindi na tamang pagkakapatay ng bola. I don't know, look at Gisely. Nakapasok lang yung kamay niya. Pero she wasn't trying to hit the ball back. And that time around, let the ball have its own course. And good thing for Rexona. They're up 7-5. Maha going straight to Anne's chest. And the lead of Rexona down to 1. Too much power from Maha Tokarska. Anne was there. Pero pagpalo ni Maha. Ayun na, hindi na na-control. Yan, Boysh. Nakabuelo si Maha. Good back set. Good finish. 6 serving 7. Gabby. Pushing it to the back, but the defense was there. Off the deflection, off the block. We are tied at 7. Medyo may pangitigil ngayon ang kaunti ang laro ng Rexona-Sesc here in set 3. Kasi maganda na yung start nila, but looking at the score, tied na naman. Alam mo yung basa ko, yung gusto nilang tapusin natin to. Let's get the win. Uh-oh. It's not that way. I mean, you're up against Hisamitsu Springs Kobe na maganda gising and they are patiently executing it. So, being challenged is itong pasyensya ng Rexona. Alam mo kasi, ang pansin ko, mas gigil kasi dito ang Rexona. Yun. Itong Hisamitsu, we have to remember, the last 2 years that they competed here, 5th place sila. Okay. So kung makukuha nila yung 5th place, nothing to lose. Okay. Pero kasi itong Rexona, alam nila na they've done so much better in the past. Diba? So yung gigil siguro nila is affecting them na kailangan matapos natin to, panalo tayo. I mean, that's what we're seeing now in the body language. And fortunately, dun sa last play nga yun, mas maganda yung celebration at body language. And para sa benefit ng ating viewers, Denise, to your point, ha, mga kampiyon nito ng kanilang mga liga. 3 Olympic players in their squad, all inside that court. Ang Hisamitsu Springs Kobe, reigning Japan leading champion po yan. Tapos ang Rexona-Sesc naman, Brazil and South American champions yan. Ha. So, really, they're expecting a lot from themselves. Pero to your point, ang Hisamitsu, 5th kami dati. Okay, if we get it, nothing to lose kami dito. 10-8, nabuhayin muli ang Rexona-Sesc. Abante sila ng 2. Ito na Hisamitsu. Monique. Back to the ladies in blue, the soft touch. Roberta goes to Gabby. Roberta, sa likod naman kay Monique. And off the block, they have a 3-point lead. Alam mo yung huling rally lang na yon? The one that Gabby hit, yung Monique hit, that is the kind of energy that Rexona needs. Yung take-off ni Gabby kanina. Parang pag tinamaan ka sa mukha nun, hilong-hilo ka, di ka na makakatayo. Retoke ang mukha mo nun. Niretoke ka ng Rexona. Nang dating nun. But again, look at that. Ang ganda ng mga nakuha nilang punto sa offense. But when you throw it away from the service line, it's really gonna kill your momentum. Then 10 errors in set 1. Yes. Only 1 error in set 2. And they have to continue doing that if they want to get the win here. Talking about Rexona-Sesc. 11-9. White shirts up by 2. And smart move coming from Carol. Huwag daw nila doon. Setter's dump.
taking for that set. Uh-huh. Last second. Alam mo, madaming naloloko talaga doon. Dahil, I mean, at this level, would you think na makakascore ka doing that? Mahirap nga kasi. Given the fact na ambibilis, magagaling bumasa. May rhythm na eh. 1-2-3. One, two, three lagi. And then on the second, 1-2. Papatayin bigla. Gabby with the hit, but that will not go their way. Nung naglalaro ka, mahilig ka sa mga ganun din. Sa mga ganun diskarte o espasyo pinupunta. You go to the back, you go to... Depende. May hops ka naman nun, di ba? Bata-bata. Parang wala masyado. Wala ba? Tangkad lang. Meron naman very light. Sabagay. A one-inch jump is still a jump. Grabe yung one-inch. Hindi naman siguro mga one-inch. May isang dangkal. Gapos pa rin, nakahiga pa, no? Okay. One more look. Ayun, no? Monique changing her approach last second. 13-10. Rexona by 3. Here comes Anne. Combination there. Gabby. Gabby using Nagoka. Alam mong pinalo eh sa kamay niya. So check ball. 14-10. Rexona up by 4. Another look at this timely hit by Gabby. Boom. Tumingin ang timeout dito ang Hisamitsu Springs Kobe. You have to help each other if you want to get the fifth spot. And right now, Hisamitsu and Rexona-Sesc doing their share, trying to help each other, at least their respective teams, in getting the fifth spot. Chiki Reyes po with Denise Tan. Itong ating kahuli-huli ang araw ng ating six-day tournament ng inyong FIVB Women's Club World Championship here in Manila 2016. Kami po yung napapanood sa sports5.ph, isa sa apat na laro ngayong araw na ito. Balik tayo sa ating aksyon. Depensa sa kapitan ng Hisamitsu. Oh, bata. Mangyari doon? What was that? Net violation? Yeah, I think so. Because it looked like a good block. So sumayad sa net ang matatangkad naman ang laro ng Rexona. 11-14. Tatoy na habol ng Hisamitsu. Miyu Nagaoka, the captain. Good jump serve. Gabby, ganda talaga ng buwelo. Explosive yung ano niya. Yung approach. Yung wind up. At kung bibigyan mo yung mga tall players mo ng ganong kabilis na set. Alam mo yung naalala ko sa ganyang palo, pati yung power behind it, malasisi rundina. Oh, yeah. Hindi katangkaran, pero pag umangat, pulido. Oh, bilib ako dun sa batang yun. Kay Sisi, you know? And then I saw her play in beach volleyball. Kung gano'n siya lumundag sa the hang, same. Parang baliwala sa kanya yung buhangin. Parang eh. May baong kahoy. Diba? Tinatago niya dun sa buhangin. Tapos kunyari lang, mataas talaga siya tumalon. Pero may kahoy talaga sa inalim. 16-11. Gusto ko yun na may baong kahoy. Magamit nga yan sa mga beach volleyball coverages natin. Down to 4 ang kalamangan ng Rexona. So, Hisamitsu not giving up here in set 3. They're down by 4. They're attacking once again the defense of Rexona. Kanina, tandaan natin nung set number 1 and also actually set number 2. Medyo may hesitation ng Rexona pag hindi na malakas yung palong pupunta sa kanila. But they've gotten their bearings back. However, they are giving a lot of windows of opportunities dito sa kupunan ng Hisamitsu by making those errors, no, yung mga tamang hindi pumapasok sa loob ng linya. Tatlo na lang abante, but service error from the Blue Shirts.
4-point lead, Rexona, 17-13. Numero Gis, Monique Marinho, Pavao. Good serve. Depends on the Juicy. Tawag doon yung ano eh. Pinakain mo, sinubuan mo pa. No. Parang sinilibihan mo talaga. What makes you more celebrate, Denise? Palo o depensa? Yung block sa net? Anong mas... Well, I don't really... I mean, I know you're a center, pero pag titingin ka, mas gusto mo ba ang palo? Mas gusto ko ang block. Depensa? Mas gusto ko ang depensa block. Pa rin, ano? Oo. Kasi ano eh, you kill the confidence of your attack, of the opponent. Kasi yung palo, given na yun. People can really... Kasi respetado mo yung depensa ng kalaban. Pero kapag opensa nila ang naapektuhan, diba, mas magaan ang buhay mo. Good point, good point. Hisamitsu with a timeout. They're down by 6. Ishii, Tsui, and the rest of Hisamitsu Springs Kobe. They're down by 6 here. They were able to get set number 1, 25-20. But after that, the Giants, the tall Rexona-Sesc players woke up, got set number 2, 25-22. And here in set number 3, they're up 19-13. Make that 20-13. After giving that service ace. Alam mo, maganda rin dito. Itong Rexona-Sesc. Nakakakuha na rin sila ng mga service aces. Remember back in set number 1, they threw away at least 4 or 5 from the service line. Dito, bante ng puti. The captain going to the back. But Miyu failing on that one. It's out. So, walo na ang abante ng Rexona-Sesc, 21-13. Monique. About to serve here. Good serve. And targeting zone 5 was number 8, Rika Nomoto. Good target by Nomoto. Sabi was there actually, pero more of zone 4 kasi yung pwesto niya eh. Medyo mas dun siya nakaabang at late yung kanyang adjustment. And every time yung defense mo lumalalim towards the net, ano, you're giving the offense a bigger target the back. Error. Wala sa blue shirts. And Rexona, they have an 8-point lead. They're 3 points away from having a 2-1 lead in set count. Gabby with the serve. And single coverage lang ang binigay ng Rexona kaya walang problema para kay Iwasaka. Makaganda ng palo ni Iwasaka. Tinarget niya talaga yung gilid na nung kamay. Ito ni Taparska. 22-15, 7-point lead para sa Rexona. With the in, ika ngang palo ni Juicily, giving Rexona an 8-point lead. You know, that's, I think that's one of the better plays for Juicily. Again, may iwan yung middle blocker mo. And when you look at the matchup, the middle blocker of Japan is still shorter than Juicily. 8-point lead, Juicily with a serve. Nice save. Balik sa white shirts, Anna. Off the block, and they have a 9-point lead, 24-15. Nagising ang Rexona-Sesc sa larong ito. You're looking a lot more familiar right now. This is the Rexona-Sesc that we know. Juicily again.
Hisamitsu, but the net defense of Carol and Roberta, that's the reason why they have gotten set number three. 25-15 ang ating score dyan, and they are one set away from getting the fifth spot, Denise. Well, let's see it again. Ayan na nga. Carol, reading that ball very well, timing it perfectly. At nakuha nilang muli ang huling puntos. At ang set number three with their defense, just like what happened in set number two, depensa pa rin ang nanaig para dito sa Rexona Sesc Rio. Lamang sila, 2-1. They're celebrating now, more reason to celebrate. They are one set away from getting the fifth place sa ating international volleyball competition. Highlights po natin ng set number 3. Nung umpisa ng ating labang ito, nagkapaan ng Rexona-Sesc. They were trying to understand why they had a flat start. But after giving set 1, after losing set 1 to Hisamitsu, they came alive, got sets 2 and 3, and in the third set, they won it convincingly 25-15. Wow. That first set loss of Rexona-Sesc, it was more of what they weren't doing properly. We have to go back to the stats. They had 10 errors in that first set, and slowly, mas nakabawi nga sila. Set number 2, kumonti na, they lessened it from 10 to 1, and mas madami pa yung defense nila sa net. At makikita natin dito, mas ganun pa rin, same story as what happened in set number 2. Mas nakalamang pa din sa blocks itong Sesc Rio. Yung atake nila, mas okay din. They were also attacking from the service line. And errors, ala lang, halos they're canceling out lang yung errors na ginawa nitong Hisamitsu. But the numbers won't lie because in the first set, they had 10 errors. Oh. Second, they addressed it. Dito, lumaki ulit ng anim, but still lesser than Hisamitsu, yes. Springs Kobe. At saka maano pa din, matibay pa din yung block nila. Ito 6 compared to 1. So fourth set po natin about to start. Pagkatapos po nito, may battle for third tayo. It would be back-if-back Istanbul versus Bolero Zurich. Then battle for seventh, Bangkok Glass versus PSL F2 Logistics Manila. Then ang ating championship, Ejaji Basi versus Komi Casal Majore. And that will conclude, no, yung after that last match, ang ating FIVB Women's Club World Championship Manila 2016. So, pwede pang makasungkit ng pangpito ang F2, ang PSL F2 Logistics Manila. Pero you know what? Either way, kahit anong place mo dito. Okay na. Panalo ka. Panalo kasi experience eh. Sa dami ng natutunan nila dito. Even the imports, no? Our imports said more than them na tumulong sa Manila. They're happy that the players in the Philippines, both in the team, no, tsaka yung mga players ng PSL na nanonood, learned a lot from the experience. And not just the athletes, the fans. Oh, pati ako. Oh, diba? Oh. So, magandang experience talaga to for everyone. And that includes our Sports 5 production, yes, team. Dahil sa tuwing nagkokonda ka ng international competition, hinahasa mo yung skill ng pag-organize. Oh, what a start here by Rexona-Sesc, 3-0. And I think they have the number now of Hisamitsu. Hisamitsu naman ngayon yung medyo nawawala ng steam. Juicily serving. It's 3-0 Rexona. Ishii scores the first point of Hisamitsu in set 4. Pwede pa ito mag 5-6? Pwede pa. We've seen this a lot of times, not just from this match, but
sa ibang game din ng Hisamitsu. Matibay itong team na to. 3-1. Oh, Roberta. Set herself. Saka very unexpected yon from Roberta. Ilang beses pa lang natin nakita yon. Kung I'm mistaken, parang medyo una pa nga lang yun eh. Yun na lamang pag ganong kalaki kang setter, ano, compared to smaller setters, kahit na may hops ka, pag tumalong ka, matagal ka umabot doon. The captain scores their second point. That's Miu Nagaoka. One more look. They have to be careful here. Late na naman yung block doon ni Carol. But nevertheless, actually, dumaan nga sa left side niya na eh, ni Maha. Two serving four. Iwasaka. They go to Carol. Back to Hisamitsu. Shinabe. Or Shinabe. Failing on that one, and that point will go to Rexona. Sobra yung cabin doon. Trying to go for that straight hit. If you're Rexona, you want to take the game out na of Hisamitsu dito sa early goings ng set 4. Huwag mo nang i-challenge. Sa lingwahe natin, huwag mo nang papormahin. Oo. Pero pumapalag pa rin itong Hisamitsu with Miu Nagaoka, the captain leading the attack here. Start pala ng first set, siya naman talaga yung mainit kaga. Siya yung hindi dumaan sa diesel start, itong Hisamitsu. When you're in trouble talaga in any team sport, parang second parent mo yung team captain. You look you look to them for comfort and a solution. Lakas ng pagkakabanda ng bola sa mga kamay ng Hisamitsu. 6-3, Rexona by 3. It's like a party place here in Mo Arena. Para po sa kapakanan ng ating mga viewers, meron tayong DJ dito, meron tayong announcer. Talagang mamili kayo ng genre. 6-4. Again, another great attack from the captain. Miu Nagaoka changing it up last second. At nahuli yung defensa doon. Now, that time by Gabby. 3 of the 4 points ng Hisamitsu galing kay Miu. Yes. Dito sa set number 4. Ang tawag namin dyan, normally when the coaches talk to the setter, ang sasabihin nila, porsyento ka. Porsyento. Yes, oo. Punta ka dun sa pinaka-effective mong attacker. And so far, siya yung pumuporsyento dito sa set 4. Ikaw ba yung type ng setter na pinapahula mo palagi yung kalaban? O mayroon ka paboritong pinupuntahan? Well, there are times na oo, papahulain mo. Pero there are also times na kung lahat ng palo nito ay 100%, doon na lang ako. So pwede kang kakapini sinabi dito. Siya ang madalas pumalo dito. Kanina, no? Lima? Limang sunod-sunod. 7-4. Papagod to. Pag puro sinabi lang. 8-4 na po pala. Apat ang abante ng Rexona-Sesc. And Monique will be serving for the ladies in white. It's 8 serving 4. Ishii. Good intention from Roberta and Juicy, but when they turn around, there was no one supporting in the back. Walang second line of defense. Oh. Well, that's what you need eh. When you're a blocker, you have to be confident also that the coverage is there for you. Kanino yun? Kay Anne or kay Monique? That was Monique's. Kay Monique yun. Oo. Kasi ang rule nga dyan, when you're the blocker, you have to trust the defense. Oh. So hindi mo susundutin dahil mababago kagad yung defense pattern mo. And you're secure that you have someone in the back. You have someone in the back to help you. Kaya pala si sila Roberta and Juicy pagka-block. Tumingin. Oh no, you're not there. Because that's not their job anymore. Nandito, maganda rin yung ginawa ni Yuki Ishii. Joust at the net won by Hisamitsu. 6 serving 8. Maha with the serve. White shirts. They go to Gabby with a soft one. And looking for that open zone 2. Good thing by Gabby. Na huling defensa ni Nagaoka.
At saka kung ikaw din naman yung attacker ng Rexona, pagurin mo na ng pagurin ko siya, no? Nagawa, kabigay mo na lahat ng bola sa kanya. Actually, hindi ako magtatakong pagod na lahat to, ha? Dahil simula Martes, bukbukan ang ginawa nila. Not to mention the fact na for sure, meron pa yung sinisingit na training within the day. I heard from Pomi Casal Maggiore, yung kanilang kapitan, they do practice. After the game, they go back to their hotel, they rest, they practice, and then they come back for competition. Normally, that's really, it's really that way. At yung practice, hindi na yan, ano, yung pukpukang ensayo. Yung hindi para na. Wag lang matenga yung katawan mo, di ba? We used to do it when we went to Vietnam, because I was part of it. No. We would have a game in the morning. Yes. Either in the morning. If we have a game in the morning, kahapon, at least mga 1 hour. Tapos, it really depends. So, minsan, may time si Coach Shaq De Los Santos. Ang pinagawa niya sa amin, o sige, rest day daw. Pero, one hour na aqua training. Hindi kasi pwede talagang napapahinga. Ganon. Coach, inoko mo naman ako ng rest day dito. Rest day daw namin yun. Well, for our 8 clubs na nagko-compete dito, at the end of the day mamaya, pwede na kayong yun ang totoong rest day. Mamahinga. Mag-shopping. Shopping. Okay. Lalo sa mga visiting teams natin. Monique, ayaw niya pang shopping to. Tatrabaho muna to dito. Because they still lack one set to get the fifth spot. 11-8. Lamang ng tatlo ang Rexona-Sesc. Roberta will serve. And she's doing an awesome job here setting up for the hitters of Rexona-Sesc. Sanet. Labanan. Buhay pa rin ng bola. Sanet muli. Ang kapitan. Sinabi. With that point. Kaya alam mo, hindi ako magtataka talaga eh. Pag itong siya, nako, geez, we'll keep on going back to Shinabe. Imagine, no? Carol and Monique in front of you, and you still get it through. I don't think she's getting tired. Mukha eh, no? Isa pa rin yung first, second, third jump, same height. Sanet, gusto mang utak ni Carol doon, but it didn't work. Shinabe had the same idea. Back to the white shirts, the back set. Nakaogi going to the captain. Labanan sa net, may tinamang antena. Yeah. Medyo mababa yung set kay Monique. So that point will go to Hisamitsu. Oo. Mababa yung set sa kanya, so no time na para umikot dun sa, to get to the right position. Kasi kung overset, ang a-adjust mo dyan, dapat mas labas ka. Mas gigilid ka. But no time for that. 1 point lead for Rexona. Good dive coming from the captain. White shirts muli. Ganda ng net defense si Shinabe. Monique. Oh, the angle. The power and the point. 2 point lead for Rexona. 12-10. Sixth day ng ating competition. They're huffing and puffing a bit. Our players here. Number 11, Anne Bowish. About to serve here. It's 12, serving 10. Shinabe. Labanan sa net. Oh, Gabby. Layo ng palo. They're asking for a check ball? I think so. But are they going to challenge that? They challenge Let's ba? See if they would. Oh, I thought I saw the first referees. Oh, parang sumig na lang. Sumig na na sa Hisamitsu, but no. Change. Punta tayo dito. Ang point goes to Rexona. 13-10. Ang tawag ni Texan naman yung natural progression sa mga referee yata. I mean, when you don't get that confirmation from the other officials. Meantime, Hisamitsu scoring off the deflection. They're down by 2. Tingnan natin, ibang angulo. And again,
Nagawa ka pa din. Miyo, nagawa ka. Nagawa ka mga 20 lang. Kasi nagawa ka, magaling tong nagawa ng paraan. Yung mga attack niya. Oo. Miyo with serve. Monique. Easy point for Monique there. Simple, pero smart play. Kasi kung babasahin mo yung blockers, you can see it again here, Monique. Given that call, katapat niya was Risa Shinabe. Of course, ka late for it. At ang laki ng butas nila sa gitna. Even if she went straight, mukhang kaya niya ibabawan si Shinabe. Big gap indeed. 14-11. Rexona by 3. It's Carol with a serve. The back set to Maha. She goes cross court. It's out. 4-point lead for Rexona-Sesc. This is not a good sign here for Hisamitsu Springs Kobe. They call for this timeout. That smile says it all earlier from Monique, because they're up here 15-11 in set number 4 at namang din po sila sa set count 2-1. Chicky Reyes po with Denise Tan. Ito po ang battle for the 5th spot between Ladies in White Rexona-Sesc and Hisamitsu Springs Kobe. And reminder lang po ha, pagkatapos nito meron tayong battle for the 3rd Bank versus Bolero Zurich, and then after that battle for 7th Bangkok Glass versus PSLF to Logistics Manila, and then ang ating championship Esasi Bachi Vitra versus Pomi Casal Majore, and lahat po yan mapapanood nyo ng live sa Action TV at sa sports5.ph. Another error there coming from Rexona-Sesc. So after the timeout ng Hisamitsu, 2 straight points from them. Good timeout dun. Na-address sila yung dahan-dahang paglayo ng Rexona. White shirts. Another chance here for Hisamitsu. Ishii. Sado na malakas yung kabeg ni Ishii. Shadong yun ano, na naanguluhan yung bola. Pero tanggap lang siya. 3-point lead for Rexona. Monique serving at 16, serving 13. Oh, she was waiting it for in an air that she's comfortable, but that was an overset there. Lakas yung pagkakaset. Saka mas madali kasing adjustant yung bitin. Kesa dun sa sobra, naka-take off ka na, paano mo nahahabulin? Naka-OG, bibihira lang magkaroon ng error yan in terms of setting. Oh, she'll try again. This time around, maganda sa amin yung setup. Yes. Check ball. So that point will go to Hisamitsu. 17-14, can still go either way itong set number 4. Pero lamang dito ang Rexona-Sesc, they're looking good. They got sets 2 and 3. If they get this one, it's done. Maha with the serve. Free ball. Nakaochi going to Ishii. It's good. Nice. Ishii, kanina niya pag gustong gawin niya. And finally, she hits the line. 17-15. Dalawa bante rito ng Rexona-Sesc. Si Coach Bernardo Rezende naman ang humingi ng timeout. Ha?
Balik po muli tayo sa Mall of Asia Arena para po sa continuing coverage ng inyong FIVB Women's Club World Championship. Battle for fifth po ito. Rexona in white versus Hisamitsu in blue. And Hisamitsu, they're knocking on the back door of Rexona. They're only down by one. Oo, talaga kailangan na dikitan mo to. Do everything you can, even from the service line alone. Maka-atake ka na. Ulitin ko lang, Denise, dun sa mga kaka-check lang sa atin sa sports5.ph. Meron pa po tayong battle for third after this. Vakif Bank versus Bolero Zurich, followed by battle for seventh. Bangkok Glass versus our very own PSLF to Logistics Manila. And then ang ating championship, Esasibachi Vitra versus Pomi Casal Majore para po sa conclusion ng ating FIVB Women's Club World Championship. The last three games na binanggit ko, live po sa Action TV at sa sports5.ph. 18-16, two-point lead for Rexona. Papalitan dito, if you're on the side of Hisamitsu, you don't want this to happen. Keep on exchanging points because you have to overtake that two-point lead. Yeah. Pahinga muna si Gabby dahil di ba ang magsiserve for Rexona, number 17 Lucila. It's 18 serving 16. Naka-OG goes to the captain. Meantime, Monique at the net, iba na matangkad, and Anna got that one. Iba na matangkad, no? Makukuha mo kaagad yung bola. Unang-una siya sa bola dun. At saka parang ano, yung walang buwelong talon. Walang buwelong nga. 1916. Bumebuelo dito ang Hisamitsu. They ask for this timeout. Patuloy po ang ating coverage ng Battle for 5th, and as early as now, muli ko kami nagpapasalamat sa lahat po ng nanood, sumuporta sa amin, pumunta dito, nanood sa online coverage natin sa Action TV. And in the same breath, pasalamat din kami sa mga kapatid namin sa Sports 5 dito, production team led by Koyo Pangko, mga director namin, si Nick, Direk Ravi, Direk Francis, lahat ng teammates namin, Johan, thank you guys, and sa lahat ng komentarista for doing an awesome job this whole 6 days ng ating competition. Buhay pa ang Hisamitsu, partner. Wala, hindi talaga nagpapa-oo. 17 serving 19. And going to the back. Naka-Oji to Ishii. And that combination there ng dalawang manalaro na yan, maganda yung pinapakita for Hisamitsu. Has been working for them. Again, not just in this match, pero sa mga last games nila. They have to stress out yung speed over height na tactics. And yun pa rin ang sinasandalan dito ng Hisamitsu, Springs Kobe. Top na tayo. Sa 19, yung bolang yun, walang pagkakataon, lumampas na sa white tape. Masyadong mababa na yung palo ni Giselle. 19 all is our score. Rexona Sesky naman ang humingi ng timeout. Hit hard there. Okay, come on. Bora, 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 bora
during the timeout, I saw Coach Bernardo Desende egging on Jusuri, the one that you saw on your screens earlier, ranked jersey number 6, to just turn that switch on. Dahil dito sa rally yung ginagawa ng Hisamitsu. Ayun na! Bilis! Nakinig on cue! Sabi ni Coach, go! Juicily, come on! Sabi ni Coach. Tinan mo naman yung palong yan, partner. Siya lang blocker mo. Tatangkad ka. You're very quick. Ganon din yung palo ni Koluta, one of our players here. Running hit ang paborito niya, just like Juicily. Ganon-ganon lang, after that timeout, two straight points. Nag-timeout kanina, naka-two points ang Hisamitsu. Ganon din ang nangyari. So, 21-19, dalawang apante ng Rexona. Ishii, all great floor defense shown by Cabby. Monique, blocked at the net. Free ball ito. Pagkakataon ng Hisamitsu, makapuntos dito. To the captain, another great dig by Gabby. Pero free ball ang binalik ng Rexona. Oh! Ang ganda, winasak ni Iwasaka ang depensa ng Rexona. Saktok-sakto, no? When you don't normally go to a certain play, hindi ka talaga aabangan. And Carol, not even at the right position. Hindi siya nakatapat dun sa katawan or sa arm ni Iwasaka. And of course, hindi natuwa dun yung coaching staff ng Rexona. They're only up by one. Bawi si Angde. Good dig from Ishii. Shinabe. Sa kabila, Roberta goes to Anna. Zone 1 was open. Very good target. Ang laki ng butas nila. Actually, dalawang corner na yon, Zone 1 and Zone 5. Pili ka lang doon, ano? Oo. 22-20, dalawa apante ng Rexona-Sesc. Roberta about to serve. Naka-Ochi, going to Shinabe. Goes out. Oh! Pero may violation yata din sa may net. Kaya nga kahit out yung palo ni Shinabe, tingnan nga natin. Well, I saw the first referee, Hernan Casumiquela, saying na meron daw violation. In any case, that point goes to Hisamitsu. Sanet. And good hit coming from Monique, giving Rexona 2-point lead, 23-21. Putting push dito siguro on defense. Hisamitsu, they know they're down by 2 and Rexona is 2 points away from sealing the deal. Service error coming from Anna. Alam mo kung mabitawan ng Rexona to, that could be the turning point of this set. Mabubuhayan ng Hisamitsu. 22 serving 23. It's the captain, Miyu Nagaoka. Importanteng opensa to for Rexona. Monique, blocked. See? We are tied at 23. Now, this is a totally different set now. But that's what I'm talking about. You commit one error, it benefits your opponent, and it totally changes their outlook on the whole game. Kasi lang kumpiyansado ka agad, especially with that block. Normally, di ba, tama ba ako, Denise, yung porsyento na makakascore ng mas malaki, yung tatanggap ng bola. Yes, because you're the one attacking. Pero in that case, ang nag-serve, Hisamitsu, ang ganda rin depensa, kaya nagkaroon sila ng chance to put the ball back in. Tabla sa 23. Gabby. And they were looking at that ball intently, talking about Rexona to their delight. May kasamang kasal yun. Wag. Outside. 24-23. So dito naman, crucial for Hisamitsu, yung kanilang reception. Twenty-four, twenty-three.
pwedeng matapos na dito for Rexona. Pero kung makakuha ng sagot dito ang Hisamitsu, pupunta tayo sa extended set. Naka-Oji going to Shinabe. And it goes out. And we are tied at 24. Detal niya kasi Shinabe. Oh, but I think... Challenge? Yeah. Oh, may challenge. Tama nga ba? Wala. Hindi na sila nag-challenge. Not sure, but they were looking at... Because it hit Shinabe. Yung guy, and I saw Juicily with that sign of reviewing it, but they did not push through. Oh, hindi ka pwede yata mag-challenge, mag-ganun ba? Oh, I don't know why they didn't challenge it. In any case, napunta sa Hisamitsu. Kinuha pabalik ni Gabby, 25-24. Yun yung maganda kanina, pinag-uusapan nila natin how they can shake it off. And this is exactly how you do it. You commit one error. You do your job. Nakuha na ka ng puntos, bawihin mo lang kagad. Late ang depensa ng Hisamitsu. Match point for Rexona. Monique. Blue shirts, they go to Ishii. Off the block again and we are tied at 25. Alam mo yung mga ganitong classic games, ito yung mag-reveal kung gaano katibay yung karakter ng isang team, isang kuponan. And they are still battling it with Rexona, talking about Hisamitsu Springs Kobe. Maha with a serve. Gabby had to change her approach there. Naka-Ochi to Ishii. Blocked at the net by Ishii with the help of Roberta. Again, it's their timing. Alalahanin natin na natalo ang Rexona nung first set. Mabilis sila nakabawi in the second set when they had 9 blocks compared to just 1 of Hisamitsu. At kung matuloy nila yung depensa. Ishii! It was just the same approach earlier off the block and we are tied at 26. She really knows how to use that block. Something has to give here. Tsaka yung target niya, you know, she saw a little opening dun sa straight hit. She goes for it regardless if it does, if it hits the floor, if it hits the hand. Yun yung mga risk taker na gusto mo, di ba? And, ito ngayon, may pagkakataon ng Hisamitsu. Nope, it goes back to Rexona. And, gives the lead back to the white shirt, 27-26. We are being entertained here. It's a battle for fifth. Man, boys. Going over the two blockers of Hisamitsu. Match point muli for Rexona. 27, 26, it's Juicily serving for Rexona. Dapat nerves of steel ka dito. Ang bumigay, talo. There goes the serve. They go to the captain. And we are tied at 27. Smart move from Takao, Jenny. Yeah. 2 in a row, you go to Ishii. Then all of a sudden, you go to Mio. At saka yung percentage naman ni Nagoka. You risk it. Kahit nasunod-sunod yung magagandang palo ni Ishii or whoever it is inside the court. You've seen Nagoka perform all throughout the match at maganda o mataas yung percentage niya. Yun yung tiwala naman na pinapakita ni Naka-Oji sa mga hitters niya. And again, gives the lead back to Rexona. Alam mo yan, yung mga isa sa pinaka, if not the hardest thing to defend if the attacker goes over the blocker. Kasi normally, kung hindi siya over the block, ano lang yan eh. You just defend kung saan yung butas. Yeah. Pero kasi kung over the block, lahat butas. Kita mo na yun eh. And Anne did an awesome job there. 28-27. Naka-Oji goes to the captain. Ibang klase. 28 all. Ang tatag. Lalong-lalo na. Ni Miyu Nagoka. Walang gusto na bumigay dito. Oo. Tsaka ang tapang. Alam mo yung iba, normally, pag sunod-sunod na, malalakas yung palo. Try natin kung ano, hulog naman. Ito na.
Rexona. And down the line, pasok na naman. 29-28. Alam mo, lahat ng bumili ng ticket para sa morning games, sulit. Sulit sila dito. Sulit lahat ng games natin dito. At inaalas ka kami ni Boss Seb Sarmenta. Mukhang haba. Mukhang alas dos kami dito. The captain, blocked at the net. Shinabe. Uh-oh, ito Rexona. May pagkakataon tapusin to. Gabby. Oh, great dig. At the net. It's still alive. Tui just brings it back to the other side. Rexona has a chance here. They go to Gabby. Gabby, no. Naka-Oji. To Shinabe. Shinabe, oh! Off the defense. And we are tied at 29. Oh, wow. Tabla tayo sa 29. At inaalas ka na kami dito ni Sir Sam. And you know what? Hats off to Hisamitsu. Kanina, tumatagal yung rally because of their defense. Pero ngayon, opensa na talaga nila yung pinapagana nila. And they know how to use that block. And don't forget, Sui, yung kanilang libero, saving those balls. Gabby gives the lead back to Rexona, 30-29. This is just like a championship match here. Aga-aga, no? Aga-aga yung sumipag. Another look. Oh, look at the yung pagtiklop ng mga binti ni Gabby. 30-29. I wonder how far this will go. Ito na. Tatabla ba? Sinabi. Oo! Sabi niya. Sinabi ko na sa'yo. Sinabi ko na sa'yo tatabla sa 30. That deserves another look. This is such a treat for everyone. Sinabi, nahanap ulit yung butas dun sa block ng Rexona-Sesc. 30 all. Oh my. Oh, now, nag-iba yung trend. Nag-iba. Hisamitsu with an ace. Are we going to a fifth and final set? That was an ace. What a timely ace. Shinabe. Anong sagot ng Rexona? They have to score this one. Monique. Uh-oh. Pwedeng manalo ang Hisamitsu. Yes! They do! They do! 32-30. We are going to a fifth and final set. Tapla tayo. Two sets apiece. The resiliency of Hisamitsu Springs Kobe. Ipinakita sa set number 4 na dali nila ito, 32-30. Well, with technique, with smarts, and again, the resiliency. Talagang ipinakita sa atin itong Hisamitsu. At ayaw nilang umuwi pa. Huwag kayong umuwi. Walang tatayo dyan sa inyo. Dahil sa pagbabalik namin ni Denise, fifth and final set. Pag kayo po ay pumila sa buffet, di ba? Meron yung mga appetizer, may mga pampagana. Ay, bay, kung hindi ito pampagana, ewan ko kung anong pampagana sa inyo. Dahil ipinakita ho ng ating dalawang visiting teams dito kung paano maglaro ng napakagandang volleyball. At Rexona-Sesc, they were all on track to get it 3-1. But towards the end of set number 4, parang nabuhayan. Hindi parang nabuhayan na talaga itong Hisamitsu stealing that set 32-30. And you know what? It really seemed like, to me ha, it seemed like Rexona was more in control of that fourth set. Pero katulad nga na sabi mo, Chiggy, mas nabuhayan at mas nagpakitang gilas dito ang Hisamitsu. Lalong-lalo na sila Shinabe.
nagawa ka. Ishii. Ishii. Ang kanilang libero, si Tsutsui. Yung maganda rin ang pinakita. Not just their defense, because we all know they're all about defense when we talk about the Japanese team. Pero yung opensa nila, napakaganda din. At makikita natin sa numbers. Atake, mas madami para dito sa Hisamitsu Springs. At yung block, at hindi naman magkalayo. At yung errors, hindi rin naman nagkakalayo. And I heard from one of our arena markers here, si Josh. Itong match point ang bilang niya na pagkakataon sana ng Rexona to close the deal. But up until nag-30 all tayo, nagkaroon ng service ace. Alam mo, nabago ka agad dun It changed. Oo. Kasi parang you're so used to, sige, fast plays, biglang, ay, another point, an easy point. Nagulat ang Rexona. So after that ace, anong pinuntahan ng Hisamitsu? They scored off the block. Set number 5 has begun. Hanggang 15 lang po ito. The captain, that ball didn't have a chance to go beyond the tape. 1-0, pabor sa Rexona. Abang-abang po kayo, huwag kayong kukurap dito dahil this is going to be a quick fifth set, believe us. Well, not unless it goes extended set again. Extended. Parang ang six set na ata to Dahil sa score. Oo. Review lang natin, first set, 25-20, Hisamitsu. Second set, 25-22, Rexona. Third set, 25-15, Rexona. Fourth set, 32-30, Hisamitsu. Ayun naman, set number 5, tabla tayo, one apiece. Here comes Roberta setting up Monique. That was out. But I think that was in. Under. Oh, out. Out nga. Sabi ni referee Hernan. Yeah, they're gonna challenge that. Okay. Kasi sa referee Hernan Kasamikela saying it was out, but we have a challenge here. Ano bang sound si DJ dito? Bago na. Parang game show ang ano. Ooh, oh, wow! So, tama si... Well, he did have the better angle. Oh, oh. Pati yung ating mga linesmen dito, na lines officials. Alright, 2-1. Hisamitsu may kalamangan. Naku, muntik pang mawala yun. Pagkakataon ng Hisamitsu, makakuha ng 2 puntos sa kalamangan. Hindi. Anna. Nice set at 2. And again, ito si Ann. Hindi niya na masyadong binabago yung atake niya. Always going for zone 1. But nothing has changed also with the defense of Hisamitsu. Butas pa rin yung kanilang 2 corners. It's Roberta serving for Rexona-Sesc. 2-all in set 5. Nakaoji going to Shinabe and they're up 3-2. Now, napuhayan ang Hisamitsu, partner. New lease in life ito. Wala, pagdating talaga ng fifth set, you forget about the past 4 sets. Parang new game na kagad. Oo, unahan to sa Kenji lang. Ganun kabilis lang. Almost an ace there. Soft one by Monique. Naisalba pa dito na Hisamitsu, pero yung net defense ni Carol is good. Tabla tayo sa 3. And serving for Rexona, Sesc is Anna. Here comes Shinabe. Going to zone 5, but that was out. So, lamang na naman dito ang Rexona, 4-3. Still Anne Buish. Serving for Rexona. Nakaoji, going to the captain. There you go. So, 5-3 na ang ating score. Rexona, abante ng 2. Humingi ng timeout ang Hisamitsu Springs Kobe. They're down by 2.
Game faces are on. These ladies are tired. Sixth day of competition. Their bodies are being tested here, and this is their final match for this edition of the FIVB Women's Club World Championship 2016 here in Manila. Battle for fifth, and we are in the fifth set. What a way to start the sixth and final day. Chikiris here with Denise Tan. And so far, so good for Carol and the rest of Rexona-Sesc. Carol doing her job not just in defense, but also offense. At a perfect time to para talagang mag-init siya. She's been quiet all throughout the match. And look at her celebrating that point. Sa stress, dahan-dahan na lumalayo dito ng Rexona. Anong panagot dito ng Hisamitsu? Shinabe. Ooh, apat na ang abate ng Rexona, 7-3. Depensa na naman nila umulit yun. That was a good block again from Carol. They're giving a variation of attacks, talking about Hisamitsu, pero on point ngayon ang depensa ng Rexona. And Bush pa rin. Shinabe. Oh, ganda naman ang dig doon. Cabby. Equally good dig from Shinabe. Nagaoka. They go back to Cabby. Pero na naman, Shinabe ulit nag-dig. Siya naman papalo. Oh, wala. 8-3 ang ating score. Paulit-ulit. Itong Rexona-Sesc. Depensa na yung ginagawa nilang o ginagamit nilang opensa. Ilang sunod-sunod na puntos na yon, Jakey. At palitan tayo ng side dito at the 8-3 mark. And kinayod ng Hisamitsu yung fourth set, winning it in extended set, 32-30, 7 match points for Rexona. At nawala sa kanila yun. Pero dito sa fifth set, they're up 8-3. And lamang sila, they're 5 up in this set. We may not have understood the huddle of Hisamitsu Springs Kobe, pero yung kanilang unified scream and shout at the end of the huddle says it all. They're not gonna fold up and just give this easily to Rexona, says Keith. At yun ang isang prueba doon. Exactly. I won't go to 32-30 back in the fourth kung bibigay lang sila basta-basta. At kung maulit yung set 4, manay mo yung set 5, mabot ng mga 34-32. So, mga pitong sets na tayo. Pwede yun. Hindi malayo mangyari yan. 4-8. 4 points separating both squads. Gabby increases their lead to 5. 9-4. Isang tingin pa yan. Sa ibang angulo. Damn. And again, ha, gusto ko rin naman pasalamatan yung ating mga cameramen dito. Oh, yes. Giving us all these great, great angles. 9-4. Good serve by Carol. Maha. Roberta will go to Monique. Sa kabila naman. Hindi ganun kalakas ang palo. Gabby will send this one home. Nakuha na ni Gabby yung usual niyang galaw na ibalik niya at nahahanap niya na rin yung mga butas dun sa depensa ng Hisamitsu, making things easier for her team. 10-4 is the score. 6-point lead for Rexona-Sesc. Carol with a serve. Nakaoji going to Shinabe. Off the block. Bababa sa limang abante ng Rexona. 10-5. Ng balita ng mga manlalaro para sa koponan ng Hisamitsu Springs Kobe.
sa kabila naman, humingi sila ng konting oras para maitali niya ng kanyang mga sintas. 5 serving 10. Shinabe with a serve. Roberta going to Jusely. On the other side. Oh, not too good of a hit coming from Yuki Ishii. That would be really costly for Hisamitsu. Kung pumasok yun, 10-6 eh. Pero dahil sa error, 11-5. Mas malapit na tuloy itong Rexona. 11-5. Monico serve. Good serve. Ganda ng depensa sa net. Subok muli ang Hisamitsu. Pagkakataon ng Rexona, pumuntos muli ang... Balik muli sa Rexona. Roberta going to Gabby. Action continues. Rally continues. Here comes Gabby with a soft one. At the net. That was a gift for Roberta. Katulad ng sabi mo kanina, Chick, iba na yung matangkad. Iba talaga. Oh. Inunahan niya dun eh. And, you know, Ishii, number 6, and Nomoto, they're trying hard on the other side. But every time they have those hits, it's a block party here for Rexona-Sesc. Nakuha na nila kasi yung ano eh. Kanina, I was saying na medyo off-timing yung blockers ng Rexona, but right now, on point na. Monique, 12 serving 5. Ganda naman ang depensa dito ng Rexona. Balik dito sa Hisamitsu. Nope. We'll get a chance again. The blue shirts. Oh, too much muscle behind that hit. Pinanggigilan ni Ishii yun. She was trying to go long. That was the risk she was ready to take. Pero sumobra talaga. 2 points away ang Rexona-Sesc from getting the fifth spot. 13 serving 5. At the net, dog, ginawa na paraan ng Limaha doon. Mula sa likod, si Anne. Ito muli ang Rexona-Sesc. Roberta going to Jusely. Inapos. May gigil din dun sa palo ni Jusely. And she knew it. She knew it. Masyado kasing manipis yung cut niya na hindi naman ganun kadikit yung bola sa net. Tapos sinubukan niyang gawa na lang ng paraan ng last second. 6 serving 13. And Rexona is not relaxing here because they know that Hisamitsu can catch up. But that was a service error. Not the best timing. Match point for Rexona. 14-6. And that's a service error. So buhay pa ang Hisamitsu. So tough to say if this will go Rexona's way already because that's what we thought in the fourth set. Yeah. Pwede pa naman, but you know, kailangan perfect na yung galaw dito ng Hisamitsu. No room for errors now. It starts here. Roberta going to Jusely and that's it. She ends it. 15-7. Ang ating score to end the fifth set. At ang fifth spot po napunta sa Rexona-Sesc. Another look at that great set by Roberta. The back set to Jusely. At ang Rexona-Sesc Rio. They get the fifth spot habang ang Hisamitsu Springs Kobe ang makakakuha ng pang-anim na pwesto. What a game here that you guys witnessed on sports5.ph. And una pa lang po ito sa apat na laro na inyong mapapanood. And good way to entertain the crowd. 25-20 ang ating first set. Napunta sa Hisamitsu. Then 25-22 napunta sa Rexona. Third set also went to Rexona. 25-15.
fourth set, 34 minutes po tayo it went. Hisamitsu's way, 32-30. And the fifth set in 14 minutes, Rexona sealing the deal, winning it 15-7. And do the math, folks. Mahigit na halos dalawang oras po tayo dito. Or baka mahigit dalawang oras ang ating bakbakan. What a way to start the day of the sixth and final day of the FIVB Women's Club World Championship here at MOA Arena. And hats off to Hisamitsu Springs Kobe. They are thanking the crowd here. Nagbaw na sila habang ang mga manlalaro ng Rexona. Well, of course, some of them are in tears because talagang kinayod nila makabalik sa larong ito only to fall short in the fifth set. Ito naman yung mga smiling faces ng Rexona, Sesc, Rio. They got the fifth spot. Led by a lot of players. Gabby, of course. Good setting by Roberta, Carol. Timely hits. And of course, yung mayaalis na frustration and sadness on the faces of the Hisamitsu Springs Kobe players. Well, but ano man ang kinalabsan ng ating laro, panalo dito, itong dalawang kupunan because they learned a lot from each other. And panalo ang mga nanood sa MOA Arena ngayon din sa Sports5.ph because we were entertained kung paano dapat laruin ang larong volleyball at a very high level. And to think po, battle for fifth spot pa lang po ito. Mamaya, meron tayong battle for third, Bank versus Bolero. For seventh, Bangkok Glass versus PSL F2 Logistics. And ang battle for number one, Ejaji Basi Vitra versus Pomi Casal Majore. Para makonclude ang ating pang-anim na araw sa FIVB Women's Club World Championship. But maya-maya, meron tayong makakapanayan dito gaya ng ginagawa natin the past 5 days dahil siyempre gusto naming marinig ninyo ang mga bisita natin dito. At ito na, ang isa sa mga mahusay at paborito sa ating torneo, si Fabi, ma-interview na. Ladies and gentlemen, give your hands up to the double Olympic champion, Fabi Oliveira. Fabi, okay, you guys lost set number one, and you had 10 errors in that first set. Do you think that's one of the reasons why this extended to the fifth? On the first set, thank you for fans and Filipinas. Sorry for my terrible English. I'm learning. But I'm so happy because my team fights the first point and the final of the game. Japan team, it's so great team. Never give up. And my team in support, fighting all the time. You know, Fabi, a lot of Filipinos are a big fan of yours. We've loved you for years. Do you have any message to all of the fans who came out here every single day to watch you and your team? Oh, just thank you. Thank you so much. It's incredible, fans. We stay so happy because no have many chance for play here. But for us, it's a special moment. Thank you so much. Well, again, congratulations. Ladies and gentlemen, Fabi Oliveira. Fabi Oliveira, ganda naman. Ano, nagpaumanhin pa siya sa kanyang pagsasalita ng Ingles. Pero yun ang mga gusto namin dito sapagkat in spite of that language, they are trying to give their appreciation to the crowd. They're trying to give their appreciation to the volleyball fans. And well said, coming from the 36-year-old libero Olympian, Fabi Oliveira, and they're smiling now. Yes. They're smiling now, Denise. Well, again, kahit hindi ito yung original na goal nila, getting that gold, of course, battle of pride to. At the end of the day, nanalo pa din sila. At maganda pa din yung naging outcome, even though they started slowly. Ang importante doon, naiangat nila yung kanilang mga laro at naiangat nila yung kanilang kumpiyansa. Mahigit 30 minutes yung set 4, kaya anong set number 5? Labanan ang matitibay na ito, pero ito yung mga highlights natin, mga kaibigan. And in that set na naiga, ang experience, ang height, ang power ng Rexona Sesc getting set number 5 sa score na 15
2-7, and that's why they got the fifth spot. And we'll be showing you ang ating stats noong fifth set. Dito yung mga numero, partner. Well, there you have it. Over and over again, yung mga sets po na naipanalo nitong Rexona-Sesc. It was all about their net defense. And looking at set number 5, 4 blocks ang nakuha nila. At mas nakontian din nila yung kanilang errors. I have to go back again to that question I gave Babby earlier. 10 errors po yung nakomit nila compared to none of, or compared to one rather, of Hisamitsu. And overall, again, mas madami, or pantay lang actually, yung atake nila. Pero yung blocks, 21-6. At kung kaya mong dumipensa ng ganyan na kaganda, mas madali ang buhay mo talaga. Wow. And nakuha ka ng Rexona-Sesc Rio ang fifth spot, pang-anim ang Hisamitsu. Dito kami magpapaalam ni Denise. Wag ho kayong bibitaw sa pagbabalik po ng aming coverage. Battle for third, back if back versus Volero. For Denise Tan, Chikiris here saying thank you very much. And we'll see you all later.